ilang bus na biyaheng probinsya magbabalik na sa Cubao. Ilang private schools na pinilay ng COVID pandemic, umihiling ng mag-tuition hike. Pag-ibig, may good news kagnay sa interes o tubo sa kanilang mga miyembro, nag-iimpo. Igan, magbabalik na sa Cubao ang ilang provincial bus. Malaking ginhawa raw ito sa mga biyahero. Pero may ilan pa rin daw dapat sundin. At ang mga yan sa Pagsaksi Live ni Jamie Santos. Jamie? Pia Igan, sa posibilidad na alert level 1 na ang NCR sa March 1, pabor ang ilang commuter na ibalik na sa EDSA ang mga provincial bus. Pero sana all daw na mga biyahe sa EDSA balik na rin. Kung biyaheng Bicol, Batangas o Laguna ka, sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa Parañaque ang sakayan mo. Kaya si Volfon Tabacog, nabitbit ang mga anak pa Batangas, ilang sakay pa dahil galing Taguig. Umuha kami ng EDSA, Pasay, tapos sumakay pa kami ng taxi. Kano ka? 150 sa taxi papunta rito simula EDSA. Oras nag-jeep pa kami sa FPI. Dalawang lipat. Pero alinsunod sa bagong memorandum circular ng LTFRB, sa Araneta City bus station sa Cubao na ulit ang endpoint ng mga bus galing Region 4A o Calabar Zone, gaya noong bago magkapandemya. Kasabay ito ng pagbubukas ng lahat ng mga ruta ng bus bago ang pandemya. Pero dapat payag ang mga local government unit na may bumiyahing mga bus papunta at galing ng Metro Manila. Mas accessible siya. Kung sa Cubao, isang sakayan lang, isang taxi lang. Para mas malapit. Gawa galing po akong Pasig. Ang routes kasi yan, pre-COVID, Cubao talaga ang endpoint. Parang binalik lang siya ng board. Parang yung mga galing sa Region 4, actually two province lang na ito coming from Batangas and Laguna na OEM. Hindi sila mag-dobling sakay. Walong bus company ang babalik sa Araneta City Bus Station. Pinag-uusapan pa raw ang schedule ng biyahe. Malaking ginhawa ito kung sakali para kay Melvin Montes na mula sa trabaho sa Laguna ay uuwi pa sa Bulacan. Hirap siya sa pagkukommute dahil ang carpool daw ng opisina nila wala na raw ngayong nagluluwag na ng restrictions. So dapat ibalik na nila kasi nagbaba sila ng alert. So dapat ibalik nila yung mga public transport, lalo na provincial bus. Ang doble pagod at doble gastos daw nilang mga commuter, mas maiibsan kapag nagkataon. Meron naman mga P2P, kaya lang niya, since point to point, hindi yun yung kumbaga, babiyahe ka pa, magkakaroon pa ng multiple na biyahe, instead of isa lang. Dagdag gastos, tsaka hassle, tsaka pagod. Ang mga biyahe naman sa ibang probinsya tulad sa Bicol, sa PITX pa rin ang terminal. That is a pre-COVID route na nag-endpoint sa Cubao. Doon naman po mga commuter routes pa rin na provincial na pre-COVID na ang endpoint ay nasa Pasay, Bandia, Manila o Makati. PITX pa rin sila. Para sa mga pasahero, kailangang dalhin ang requirements ng LGU at proof of vaccination. Ayon pa sa LTFRB, sa inaasahang pagdedeklara ng Alert Level 1 sa Metro Manila, balak nilang irekomenda sa IATF na isagad na sa 100% ang capacity ng mga PUV. Ang Cebu Province naman, mauuna nang ibalik sa March 1 ang 100% regular seating capacity sa mga pampublikong sasakyan. At live mula rito sa Quezon City, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Kasabay na inabang anunsyo kung ibababa na sa Alert Level 1 ang Metro Manila ay ang pagbubukas ng ilan pang negosyo gaya ng pasyalan. May bagong target naman ang pamahalaan sa vaccination, lalo't pakaunti na ang nagpapabakuna. Saksi, si Leigh Alves. Takbo rito, takbo roon, hanggang sa mapagod. Ganyan nag-enjoy si Gavin sa playpen ng Star City na muling binuksan ngayong araw. Ilang years na nakakulong sa bahay. It's time naman siguro na medyo lumabas. Kaya yung opening ng Star City, sobrang enjoy nila. Si Natalia at kanya mga pinsan, kabilang din sa mga unang nagpunta sa amusement park. Opo, namiss daw po nila dito. Ah, so dati na kayo pumupunta dito? Oo.
October 2019 nang magsara ang theme park matapos masunog. Pero naantala ang muli nitong pagbubukas matapos ang renovation dahil sa lockdown dulot ng COVID pandemic. Bukas na rin ang sinehan sa Boracay matapos ang 2 taon bunsod ng pandemya. Kaya ang ilang miss ng big screen, sinamantala ang pagkakataon. Sa tala ng Aklan Epidemiology Surveillance Unit, mahigit 40 na lang ang nagpapagaling sa COVID doon. Kabilang sila sa mga probinsyang nasa Alert Level 2. Ang Metro Manila, pinag-uusapan ng luwagan sa Alert Level 1. Pero hati ang ilang residente. Oo, sana naman para lahat maging normal na. Kasi sa hirap na ng lahat, marami na wawala ng trabaho, ganyan. Hindi pa po. Kasi marami pong lalabas sa tao na hindi naman kailangan. Dadami yung cases. Nagkakahawaan na naman. Kung si Health Secretary Francisco Duque III ang tatanungin, hinug na para sa Alert Level 1 ng NCR. Hindi naman mahulugan na yung sasabihin ko, yan ang posisyon ng collective IATF. No? Sila naman ang NCR, pasado na sa kanilang mga metrics. No? Hinug. In other words. Sa nakalipas na 2 linggo, bumaba pa ang bilang ng mga bagong kaso. Kahit moderate pa ang average daily attack rate, nananatili naman sa low risk ang healthcare utilization rate. Bukod sa Metro Manila, pinag-aaralan na rin ibaba sa Alert Level 1 ang iba pang lugar. In a very low risk situation by second or middle of, second week or middle of March. No? And we expect that to be that way unless there's a new variant. Pero kasabay ng pagkaunti ng COVID cases, bumababa na rin ang bilang ng mga nagpapabakuna. Sa Notre Dame High School sa Caloocan City nga, mas marami pa yung mga bakuna kaysa sa mga nagpupunta. Ayon sa Health Department, mas mahirap nang mangumbinsi ng mga unvaccinated na magpabakuna dahil sa bumababang bilang ng COVID cases. Maski ang mga nagpapabooster, very low. Sa mahigit 62 million na fully vaccinated, 9.9 million lang ang may booster. It's the urgency to be vaccinated that is not translated, no? Because we have now low COVID cases and there are no incentive for booster shots. Kaiba naman yan sa pediatric vaccination sa Bukawi, Bulacan. Ang mga batang vaccine kasi pwedeng makapanood ng cartoons habang nagpapabakuna, magpa-picture sa mga life-size robots na display at mag-uwi ng iba't ibang freebies. Sa Baguio City naman, mas dumarami na rin ang nagpapabakunang bata. Sa datos ng City Health Services Office mula February 14 hanggang 17, 200 hanggang 300 vaccinees ang nadadagdag kada araw sa Baguio. Ang kailangan daw habulin ngayon ang bakunahan sa mga senior citizen, kaya sila ang uunahin sa ika-4 na National Vaccination Days na ayon kay Health Secretary Francisco Duque III ay gagawin sa Marso. Ako si Leigh Alves, ang inyong saksi. Nasa 380 ang mga Pilipino sa Ukraine. At ayon sa ating Department of Foreign Affairs, 181 ang accounted for. Lahat ay nasa kabisera ng Kyiv. May 4 pang uuwi sa bansa pero sabi ng DFA, hindi nila mapipilit ang ibang Pinoy na ayaw pang umuwi. Sa huling ulat ng Reuters, ayon sa datos ng Ukrainian Presidential Office, nasa 40 sundalo na ang nasasawi ngayon sa Ukraine. Dose-dose na pa ang sugatan. Wala pang datos sa mga apektadong sibilyan. Bigla ng anunsyo ni Russian President Vladimir Putin ng pag-atake kahit ilang beses na niyang sinabing hindi siya lulusob. Pero nangyari na nga ang pinangangambahan ng Western nations, lalo't kinilala ng Russia ang pag-independent state ng 2 rehiyon sa Eastern Ukraine na may mga rebelding gustong tumiwalag sa Ukraine. Una na inanggi ng Russia ang Crimea noong 2014. Nais ng Russia na harangin ang pagsapi sa NATO o North Atlantic Treaty Organization ng Ukraine na kabahagi noon ng Russia sa Soviet Union. Saksi si Sandra Aguinaldo. Gumising sa mga pagsabog at putukan ang mga taga Kharkiv sa Eastern Ukraine. Pag-atake ito ng Russia, nautos mismo ni Russian President Vladimir Putin. Dinig kahit saan ang mga sirenang babala ng air raid. Pinuntirya ang isang military airport. Damay sa airstrike pati ang ilang residential building. Nag-umpisa na ring dumikas ang ilang residente.
Ayon sa pamahalaan ng Ukraine, may mga naitala ng patay at sugatan sa mga pag-atake, kasamang naiipit ang ilang Pilipino sa Ukraine. Si Shirley Santos Hildes, pinuno ng isang samahan ng mga Pilipino sa Ukraine, nasa Kyiv, na kahit malayo sa sentro ng opensiba sa Eastern Ukraine, ay pinuntirya na rin ng Russia. So sa ngayon, ma'am, kanina mga 5:30 a.m. po, yun po yung unang parang explosions na narinig po namin. May mga helicopters na dumaan. So yun po, talagang gumising ako ng mabilis. Tsaka niready ko na po yung mga dadalhin ko. Sabi ni Shirley, marami sa mga kapitbahay niya nagsilikas na. Ito yung labas, ma'am. So ngayon, yan siya. Nasa 20th floor po ako. So yan po yung labas ng building. Wala nang katao-tao, ha? Wala naman. Yung kanina marami mga may mga luggages din. Nakahanda na rin daw siya umalis. Sa? Ang dami. Yan. Ito. So maliit lang talaga yung dala ko kasi so, pag marami kami, I'm sure na hindi kami magkakasya po sa bus. Kaya maliit lang yung mga nadala ko, yung malaking luggage ko, maiiwan sa dito. Hinihintay na lang daw niya ang tawag ng ating konsulado para makasakay sa bus na maghahatid sa kanila malapit sa border ng Poland. Bukas, ayon sa DSA, may 4 na Pilipinong uuwi, kasunod ng mga naunang nagbalik sa Pilipinas noong isang linggo. Pero sabi ng Department of Foreign Affairs, hindi lahat ng Pinoy ay gustong umuwi. May ibang sinama ng kanila mga amo sa paglikas o kaya'y nakapag-asawa na sa Ukraine. For now, we urge our kababayans in Ukraine not to panic, but exercise caution and mind their movement to keep their vigilance and to maintain communication with the Philippine Embassy team in Lviv or the Consulate General in Kiev should they need any assistance. Alert level to ngayon ang babala ng DFA sa mga Pilipino sa Ukraine. Ibig sabihin, dapat maganda silang lumikas at umiwas sa pagpunta sa matataong lugar. Si Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Luxindao ang magpapasya kung itataas ang alert level. Kinondena ng Pangulo ng Ukraine ang anyay invasion o pananakop ng Russia. Nag-anunsyo na ng economic sanctions ang Amerika at mga kaalyadong bansa. Nanawagan din si United Nations Secretary General Antonio Guterres kay Putin na pauwiin ang kanyang mga sundalo at itigil ang gulo sa ngalan ng sangkatauhan. Si Pope Francis naman na lubhang nasaktan sa nangyayari sa Ukraine, nanawagan sa lahat na ialay ang Ash Wednesday, March 2, bilang Day of Fasting for Peace. Kasabay ng pag-atake ng Russia sa Ukraine, pumalo sa $100 per barrel ang langis sa world market sa unang pagkakataon mula noong 2014. $102.48 per barrel ang Brent crude. At sabi ng Department of Energy, napoproject ng mga analyst na baka umabot sa $120 per barrel ang krudo. Ibig sabihin, ang 68.55 pesos per liter na average price ngayon ng regular gasoline sisipa sa 77 pesos. Ang diesel na nasa 59 pesos per liter ang average price ngayon papalo sa 73.93 pesos. Itong problema ang kinakaharap po natin, gaya ng sinabi namin, is a global problem. Hindi sa Pilipinas lang nangyayari ito. Nagkakaroon tayo ng kakulangan sa supply at ang production natin hindi nakaka-cope up. Expected na tataas pa. No? At hopefully, sabi nga nila, what goes up must come down eventually. Pero kung gyera ng Ukraine at Russia ang pag-uusapan, wala raw direktang epekto ito sa oil supply ng Pilipinas. Hindi raw sa Russia direktang nanggagaling ang supply ng bansa kundi sa China. Yun nga lang, sa Russia naman umaasa ang China. Wala kaming nakikita as of now. Oh, kasi, kumbaga sabi natin, malayo sa bituka yung ingredients. Doon sila sa Europe, tatamaan sila. Tayo, yung sa supply, hindi natin problema. Sabi naman ng Development Budget Coordination Committee, handa ang gobyerno na magbigay ng ayuda sa mga apektadong sektor tulad ng tsuper, magsasaka at mangingisda. Inihahanda na raw ang paglalabas ng 2.5 billion pesos na fuel subsidy ng Transportation Department para sa mga tsuper at 500 million pesos mula sa Agriculture Department bilang fuel discounts sa mga magsasakat mangingisda. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Ang krisis sa Ukraine inaasahang magpapataas pa sa presyo di lang ng mga produktong petrolyo, kundi ng harina, lalo't Ukraine.
ang isa sa pinakamalaking producer ng trigo sa buong mundo. Saksi, si Bernadette Reyes. Lumiit na, nabawasan pa ng 10 grams ang pandesal sa panaderyang ito sa Maynila. Ang harina kasi 39 pesos per kilo na ang karaniwang presyo ngayon kumpara sa 32 pesos noong nakaraang taon ayon sa industry sources. Ang asukal naman kada kilo, 62 pesos na mula sa dating 50 pesos. Sa taas ng presyo ng harina, sinubukan na raw ng panaderya na itaas ang presyo ng pandesal. Pero sa halip na mabawi ang gastos, yung sales namin ang bumaba. Community bakery kami, hindi na bumibili sa amin ang mga tao dahil nagtaas kami ng presyo. Bukod sa mataas na presyo ng harina, tumataas din ang presyo ng ibang sangkap ng tinapay tulad ng asukal. Dagdag pa dyan ang walang prenong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Malaking bahagi rin daw ng production cost ang petrolyo. Everything is fuel-based because we use a lot of diesel fuel to put up our sugar crop, our trucks. To haul our cane, use diesel, yung tractors, yung irrigation, our biggest expense, all of that uses diesel fuel. At sabi ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion, sky high na nga ang presyo ng langis at trigo. Dumagdag pa ang kaguluhan sa pagitan ng Russia at Ukraine. If war does erupt in between the two and the whole world gets into this, commodity prices will even further rise. Ukraine, it's one of the largest suppliers of wheat in the world. They supply about 25%. May pakiusap naman ang Philippine Federation of Bakers. Kung kaya naman ninyo na huwag nang itaas pa sa kapatid natin sa industriya, i-maintain na lang po natin sa dating presyo. Kapag dumami ang mamimili ng tinapay, ay di makakabawi kami sa volume naman. Bukod sa tinapay, nagmahal na rin ang ibang produkto na gawa sa harina at asukal, gaya ng mga biskwit sa Divisoria sa Maynila na pinapakyaw ng mga reseller dahil mura. Ngayon, nagtaas na rin ng 5 pesos per pack. Nabawasan yung tubo namin dahil tumaas po yung bilhin. Ultimo nga candy, tumaas na rin ng 5 pesos per pack. Sabi ng Sugar Regulatory Administration, regular nitong minomonitor ang stocks ng asukal at nagsasagawa ng spot inspections sa mga warehouse. Ang stock daw sa mga warehouse at ang pag-deliver nito ay minomonitor, bine-verify at ina-account din ng SRA. Unang sinabi ni SRA na bagamat lumaki ang sugar production nitong buwan, maliit na lang ang reserba nating asukal kaya kailangan mag-angkat. Bagay na inalmahan ng sugar producers dahil milling season o panahon ng produksyon naman daw ngayon ng asukal. Nag-issue na ng TRO ang korte para pigilan ang importasyon. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Isa pang alalahanin ang posibilidad ng taas matrikula dahil sa grupo ng mga pribadong paaralan ay para makasabay sa new normal. Saksi si Salima Refran. Hudyat ang Alert Level 1 sa pagbubukas ng mas marami pang paaralan. Pero sabi ng COCOPEA o Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines, di biro ang dagok ng pandemya sa mga paaralan, lalo na sa mga private school. Marami ng araw ang nagsara at yung mga nag-ooperate pa, hindi maiaalis ang posibilidad na magtaas ng matrikula. We have to consider it, no? Na totality, halimbawa. Marami ang hindi nag-enroll, marami ang lumipat, maraming hindi nakapagyan. At the same time, babalansin mo yan. Paano mo naman, how do you keep your school personnel, your teachers? Kasi yung pag nagtaas ka, yung makukuha mo dyan, required ng batas na 70% be given to salaries of personnel and teachers. That's 20% to facilities. Dagdag gastos din para sa mga eskwelahan ang pagbabalik ng face-to-face classes. Yung additional cost na kung sakaling magkaroon ng limited face-to-face, syempre yung mga testing, yung mga retrofitting, ganyan. Wala pa namang tiyak na hihingi ng taas matrikula. Pero hinihingi na ng COCOPEA na iurong ng Department of Education sa Mayo ang deadline para magsumite ng request na dapat ay ngayong Pebrero. Para sa ilang nanay, dagdag pa sakit ang taas matrikula. Sigurado po yan lipat public school po talaga sila, lalo na po yung anak ko dalawa. Lahat po ng bilihin ay nagtataas. Napakahirap na yon kung itaas pa. Lalo na yung mga anak ko, lahat yan nasa private. Mahirap yung sa isang magulang, lalo na ngayon na pandemic.
Tutol din ang Parents Teachers Association of the Philippines. Wala pong nangyayaring konsultasyon between parents, no, sa mga tungkol sa mga matikol. Ang ganyan tulad na sinasabi nyo na mayroon daw. Kung maaari, i-determine yung ating station height, no? Kasi medyo galing po tayo sa pandemic at medyo hirap po ang ating ekonomiya. Sinisika pa namin kunin ang DepEd tungkol dito. Pero base sa mga panuntunan ng DepEd, kung nais magtaas na matrikula ng isang private school, kinakailangan magsumite ng mga dokumento na nagkaroon ng maayos sa konsultasyon sa mga magulang at mga estudyante. Kailangan pagkasunduan din ng taas matrikula. Atiyaking 70% nito ay mapupunta sa mga guro at iba pang school personnel, habang 20% sa mga pasilidad at ang nalalabing 10% para sa profit at iba pa. Ako si Sanima Refra ng inyong saksi. Halos 80 OFW na sa Hong Kong ang nagka-COVID ay sa Department of Foreign Affairs. Ang iba ay tinaboy at di pa rin nakatatanggap ng tulong sa kanilang amo at sa ating gobyerno. Ang sagot ng ating konsulado sa pagsaksi ni JP Soriano. Sa gitna ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa Hong Kong, dumarami pa rin ang mga OFW doon na nagkakasakit. Sa tala ng DFA, hindi bababa sa 77 OFWs ang nagka-COVID, karamihan sa kanila mga domestic helper. Kabilang sa kanila sina Rose at Ella, di tunay na pangalan, na kapwa nanunuluyan ngayon sa isang boarding house sa Hong Kong. Bago nagka-COVID, dilipad na dapat patungong Canada si Rose matapos matanggap sa trabaho doon. Pero nahawa siya sa isang kasamang Pinay. Inabot pa raw ng mahigit 10 araw bago niya nakuha ang resulta ng test. Sabi ni Rose, sa loob ng panahong iyon, hindi raw sila nakatanggap ng anumang uri ng tulong, pinansyal o pagkain mula sa ating gobyerno. Hindi rin daw siya tinulungan ng dating employer na ilang taon ding pinagsilbihan at bagkus hindi na raw kinausap pa. Kami miss mo, sir. OFW especially talaga po dito sa Hong Kong. Grabe yung diskriminasyon. Dapat yung gobyerno sana, may ano ba sila sir, may center ba sila na anytime na kailangan namin ng tulong talaga, andun sila, hindi yung sasabihin pa na ganito lang kayo, huwag kayong lumabas kasi na threat kayo ng lipunan. Iba kasi si Reba, hirap po talaga ng ganyan. Si Ella, pauwi na ng Pilipinas dahil tapos na rin ang kanyang kontrata sa dating employer. Pero nagpositibo sa swab test kaya napilitang bumalik sa boarding house na tinuluyan niya. Kung hindi po ako tinanggap talaga dito ulit sa boarding house, sigurado po ako na nasa park din ako matutulog kung saan-saan lang dito sa Hong Kong. Ayon sa Consulate General of the Philippines in Hong Kong, natulungan at patuloy na tinutulungan ng ating konsulado at ng labor offices ng Pilipinas sa Hong Kong ang mahigit 70 Pilipinong nagka-COVID. Binigyan daw ng tulong pinansyal at medikal ang mga Pinoy na karamihan ay mild symptoms ang naramdaman o di kaya ay asymptomatic. Napaliwanagan na rin daw ang ilang employers na naunang naiulat na nagtaboy o nagbanta ng termination sa kanila mga Pilipinong domestic helper matapos magka-COVID-19. We also issued warnings to the employment agencies as well, of course, a general warning to all employers not to do a similar act in the future, and because they will face charges definitely if it so merits. Ayon kay Conjen Tejada, simula ngayong araw ay ipinatutupad na sa lahat ng nasa Hong Kong, kabilang na ang mga Pilipino, na magkaroon ng vaccination pass bago makapasok sa anumang uri ng establishments. Sa March 1, uumpisahan na rin sa Hong Kong ang mandatory COVID-19 testing. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Iminungkahi ng Senado na ipatigil muna ang operasyon ng lahat ng isabong sa bansa. Kasunod ito ng kaso ng pagkawala ng nasa 31 sabongero sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa naturang kaso, pati mga pulisya ay sinita sa paraan ng pag-iimbestiga sa mga kaso ng mga nawawalang sabongero. Sabi naman ng CIDG, patuloy raw ang kanilang investigasyon. Ang nasisilip daw na angulo sa pagkawala ng mga sabongero ay pandaraya. Nabanggit din sa pagdinig na nagbabayad ng 75 million pesos kada buwan sa PAGCOR ang mga isabong firm para sa kanilang lisensya.
Sabi ng PAGCOR, kumita sila ng 3.7 billion pesos noong nakaraang taon mula sa 7 isabong licensees. Tinanggap naman ng PAGCOR ang planong suspindihin ang isabong basta't aprobado ng Pangulo. Sa March 3, ipatutuloy o itutuloy ang pagdinig ng Senado. Patuloy sa pagsuyo sa iba't ibang lalawigan ng ilang presidential at vice presidential contender ngayong eleksyon 2022. May mga nagpahayag din ang kanilang opinyon at solusyon sa ilang issue sa bansa. Saksi si Marie Zumali. Nagdaos ng tinawag nilang People's Rally sa isang universidad sa Cebu City ngayong gabi, sina Vice President Lenny Robredo at Senador Kiko Pangilinan. Nagkaroon din sila ng Grand Rally sa Toledo City. Bago niya nakipagpulong sila sa mga mangingisda ng Talisay City na idinaing ang reclamation na makakaapekto raw sa kanilang kabuhayan. Nangako silang hahanapan ng solusyon ng problema. May pangako rin silang tulong medikal sa isang batang edad 4 na may leukemia. Ito po yung pinakabuod ng klase ng pamamahala na gusto nating itulak. Yung pamamahala na kami mismo yung pumupunta para kayo yung nakakausap na direkta at maramdaman yung kahirapan na pinagdadaanan ninyo. Ilang mga daing at ilang mga problema na hinaharap natin, nahahanapan at gagawa ng solusyon, lalo na itong issue sa reclamation. May mini caravan din sila sa ilang bahagi ng Talisay City patungo sa isang people's rally sa St. Scholastica's Academy sa Tabunok. Nasa Cavite si Mayor Isko Moreno kasama ang kanyang tatlong senatorial bets, nakipagpulong sa mga lokal na lider ng lalawigan at nagdaos ng town hall meeting. Ngayong bisperas ng anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, sinabi ni Moreno na hindi raw dapat kalimutan ang mga kasamang idinulot ng diktadurya. We as a state must pursue those cases to give justice to the victims, whether it is abuse in power, or corruption, or maybe up to the point na mga pumatay, you know, sa mga tao noong araw. Dapat managot yung dapat managot sa ilalim ng batas. Si Dr. Willie Ong naman humarap sa panayam ng journalist na si Malu Mangahas kung saan tinanong siya tungkol sa pagpares kay Mayor Moreno sa ibang katandem. Okay na po, wala nang problema. Ako, ano? I never lie. Yan ako eh, no filter. Kaya pag inaway mo ako, sorry. Pag ginawa mo tama, kasi ayoko filter. Ang napakahalaga, tiwala ng tao. Trabaho lang ako eh, di ba? Hindi ko dinadrama. Si Senator Manny Pacquiao, walang public activity, pero may pahayag ng pakikiisa raw niya sa mundo sa pagdarasal para humupa ang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Nakikiusap din siya sa mga Pilipinong naroon na lumikas na para hindi maipit sa nagbabadyang digmaan at mabawasan ang pag-aalala ng ating gobyerno at kanilang mga mahal sa buhay. Wala ring aktibidad ngayong araw ang running mate niya si Lito Atienza na sumailalim sa operasyon ng kanyang tuhod. Nasa Iloilo si Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte kasama ang ilan nilang senatorial candidates. Kinilala ni Marcos ang mahalagang papel ng mga nasa barangay para ipaabot ang tulong sa mga tao lalo na ngayong pandemya. Yung nasa local government code na mga benepisyo na dapat ibigay sa mga barangay ay dapat matupad na at sa wakas makuha ng buo ang benepisyo ng lahat ng ating barangay official. Isama na rin natin yan ang yung honorarium ng ating mga volunteers. Nangako rin siyang aayusin ang serbisyong medikal at pagtutuunan ng atensyon ng infrastruktura at turismo. Si Mayor Duterte naman, nangako makikipagtulungan sa mga miyembro ng Kongreso upang mapalawig ang termino ng mga taga-barangay. Aside from that, tapos po ng barangay elections, ay meron pong savings ang ating pagpostpone ng barangay elections. At yun po yung pinaka-importante na punto sa pagpostpone ng barangay elections. Nagsagawa rin ng Grand Rally ang unit team sa bayan ng Barotac Nuevo. Sa isang pahayag naman, nilinaw ng kampo ni Marcos na hindi pa kumpirmado ang pagdalo niya sa presidential debate na inorganisa ng COMELEC sa Marso. Depende pa rin daw sa campaign schedule ni Marcos kung makakadalo siya. Nauna nang sinabi ng COMELEC na kumpirmadong dadalo ang lahat ng presidential candidates sa kanilang debate.
Sina Senador Ping Lacson at Senate President Tito Soto dumalo sa pagdinig ng Senado tungkol sa mga nawawalang sabungero. Sa isang radio interview, sinabi ni Lacson na bilang dating hepe ng Philippine National Police, alam niyang magiging malaking hamon sa mga otoridad ang paghahanap sa mga sabungero. Alam mo, pagka tatlumput isang tao ang nawawala ng walang trace, malaking hamon yan sa Philippine National Police, sa buong law enforcement community. Hindi natin malaman kung nasaan at wala pang resolusyon. So napaka-importating malaman talaga natin. Anong puntulo nito? Ako, si Mariz Umali, ang inyong saksi. Nagsalita naman ang iba pang presidential at vice presidential candidate sa COMELEC e-rally. Ating saksihan. Si Faisal Mangondato, ipinalabas sa COMELEC e-rally ang panayam sa kanya sa isang radio station. Nagpasalamat siya sa mga kababayan at binasa ang kanyang action programs. Focus on multi-level, multi-sectoral development initiative. Wala namang aktibidad ang katandem na si Carlos Serapio, pati sina presidential candidates Ernesto Abella at Dr. Jose Montemayor. Ang katandem ni Montemayor na si Rizalito David nasa e-rally din. Bukod sa kahirapan, pinagtutuunan din daw niya ang agrarian reform. Dapat magkaroon tayo ng bagong agrarian reform program through another law. Si Caliodi de Guzman wala ring aktibidad. Pero sa isang pahayag, iginiit niyang wala dapat kampihan ng gobyerno sa hidwaan ng Ukraine at Russia. Dapat daw manindigan ng Pilipinas sa world peace at pakikipagkaibigan sa iba pang mga bansa. Walang aktibidad ang running mate niyang si Walden Bellio. Nasa e-rally rin si Norberto Gonzalez at naglabas ng sentimiento sa anya'y pag-etsepuera sa mga mahihirap pagdating sa usaping politikal. Isa sa kamalian ay yung ang mga mahihirap hindi talaga kasali sa pagdidesisyon. Walang aktibidad si Vice Presidential Candidate Emmanuel Lopez. Darlene Kai, GMA News. Tiyak na nagbunga na raw ang inyong pag-ibig. Hindi po ito love, ha? Kundi hulog o kontribusyon sa pag-ibig. Inanunsyo kasi ng Home Development Mutual Fund na para sa 2021 pag-ibig regular savings, 5.16% per annum ang dividend rate. Ito yung regular na kinakaltas kada buwan. Sa Modified Pag-ibig 2 o MP2 naman, o yung voluntary contribution, 5.66% per annum ang dividendo. Ayon kay Pag-ibig Chairperson Secretary Eduardo Del Rosario, papasok ang dividendo sa account ng mga miyembro sa second quarter ng 2022 o sa pagitan ng Abril at Hunyo. Hindi ba natupad ang pangarap niyang maging piloto? Nakakapagpalipad naman siya. Ang isang lalaki sa Magalyan isorsogo ng sarili niyang aircraft. Gamit lang ang scrap materials na gawa niya mag-take off ang kanyang success! Mga gulong ng sirang laruan na scrap na piraso ng bakal, styro box, at iba pang recyclables ang ginamit ni Christopher Dreyo para mabuo ang sarili niyang drone o unmanned aerial vehicle. Mabilis ang lipad, kilometrong lawa ang kanyang abutin at pwede rin daw itong iset sa autopilot. Kaya rin itong mag-record ng video gamit ang ikinabit na kamera ng sirang CCTV, video transmitter at video receiver. Ayon kay Christopher, kahit limitado ang budget, nais pa niyang ma-improve ang drone para mapakinabangan ito sa makabuluhang paraan. Nais po naming linawin ang bahagi ng report namin noong Biyernes, February 18, tungkol sa hindi pagpasa sa pamantayan ng European Commission ng curriculum ng ilang maritime schools sa bansa. Hindi po sinasadyang napasama sa report ang video ng opisina ng United Philippine Lines o UPL. Nais naming linawin ang UPL ay isang manning agency at hindi sila kasama sa mga eskwelahang tinutukoy sa report. At yan iga ang mga balitang ating sinaksihan. Ako naman Arnold Glavio, ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga igang, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga Kapuso Abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.